Alam mo naman, nung hindi ka na kumikita, hindi ka pa nag-rate, eh, straight ka pa rin station. Dapat naiintindihan ng lahat ng tao yan at ng lahat ng artista. So, paano ka mag-rate? Give your best, bigay mo lahat, lahat ng nalalaman mo, at mag-aaral ka. Dahil itong programa mo, o ano man, isang artista, dramatic actor ka, pagigyante ka, extra ka, give your best. Bigay mo yung nakayaan mo. Baka sa pinag-uusapan ko dito is entertainment at talent. So, yun yung totoong story niya. And after that, naging daily show na to, nagkaroon pa kami ng prime time, ang dami pumasok ng mga commercials. So, yun ang nangyari dyan. Tapos na po yung story niya. Ngayon, kukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari last week. For the past 1 month, kaya kahit po ako mag-decision, hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakain. Hello? Ito po ang kontrata ko sa GMA. Matagal na po itong nandito sa akin. Hindi ko mapirma-pirmahan. Kasi ho, hindi ko pa ho alam ang decision ko sa buhay ko. Ito po yan. Kaya yung mga nagsasabing walang kontrata, huwag ko kayo maniniwala kung kanin-kanino. Sa akin kayo maniwala. Hindi ko pinagyayabang ito, pero ito po ay more than a month, nasa akin na po. Actually po, ang kontrata, 3 months before, inaalam na po ng kumpanya kung mag-hiringo ka pa. Nakiusap po ako, noona, after ng pandemic, 6 months nang hiningi ko, binigay po nila sa akin, kasi sabi ko, hindi ko alam. Then after the 6 months, natapos na po ng February, binigyan ulit niya ako ng 1 year. O sabi, 1 year na si Willie. O ito po, tinanggap ko po ng 1 year. Ito po, hanggang 2023 po ito, kontratang to. Nakatago lang po ito sa akin, hindi ko mapirma-pirmahan. Last week po, pinapira po ako ng desisyon. Nung nandunong kami sa Tagaytay, February 2, early morning, 9:30, tumawag sa akin ng isang sekretarya. Tapos nag-text, sekretarya po ng Senator Manitin yan, former senator. Sabi niya, sir, kaya pwede ka bang makausap ni Senator, MBB, gusto manibigyan. Sabi ko, sige. Tapos nag-text, sabi niya, ito po yung Zoom meeting kung pwede daw kayo makausap ng Zoom. Sabi ko nila sa senior na totoo kung ano nangyari talaga. Parang wala na mo kayong pinakikigyan iba. And after noon, tumawag sa akin, ang secretary na mga 10 o'clock. Sir, ito po si sir. Oh, si Mr. Villar. Manibiga. Oh, Willie, kumusta ka na? Sir, mabuti naman ako. Kumusta ko kayo? Okay naman, asan ka ba? Sabi ko, dito kami sa Tagaytay, dito po ako ng Tisha. Ito ang totoo. Nag-usap po kami ng Senator Villan sa about, sabi niya, may frequency, may franchise, pwede na. Pero, sabi ko, ano po ba ang plano niyo? Wala po siyang plano. Zero. Kasi wala daw siyang alam sa industry lang ito. That's why kinakausap niya ako. So sabi ko, ano po ba? Mabigat po yan eh. Kasi una sa lahat, ano ang kailangan natin? Lalabas kayo ng frequency, wala kayong transmitter. Walang transmitter eh. Yun yung ang nagbibigay ng signal sa buong Pilipinas. So problema po yan. So another problem is, wala naman tayong concept, wala naman tayong content ng programa. Pag mula sa umaga hanggang madaling araw, ano yung papalabas? So, zero na naman. Okay. So, napag-uusapan po lahat siya at nagkakwentuhan kami kung saan ang nangyari. Ngayon, para malaman nyo lang, wala pa yung plano. Kasi pinag-aaralan po ng kanyang pamilya, pinag-aaralan pa rin ho ng kanyang anak na si Sir Paolo. Kasi noong una, sabi niya, pwede kayo ni Paolo ang mag-usap dyan. Mag-usap kayo kung paano gagawin. So, sa totoo lang, yun yung katatuhanan niya, wala yung plano pa. Kasi sa una, hindi yung ganun kadali magbukas ng isang channel. Ha? Ah, isang frequency. Saan kasi ng studio nila? Ha? Yeah? Saan mag-show? Walang ilaw, walang ganito. Hindi yung ganun kadali, it will take time. Yan ang totoo niyan. Ngayon, yung sinasabi niyo, may kinakausap silang artista, may kinakausap na kami lahat na artista, may sinasabi niyo na kumbaga, kinukuha sa ganito, hindi po totoo yan. Ako po ang nakikipag-usap kahit kanina. At hindi ko yan gagawin. Hanggat wala ako sa GMA 7. At wala pa kaming usapan kung ano ang deal namin ni Senator Manibilla. Okay. Pipirma po ako ng kontrata. Dapat.
Ito pirma to, buhay ko na huwi ko, buhay na lang pamilya ko, buhay na lang mga staff ko, buhay nyo to. Dahil nagbibigay kami ng tulong sa inyo araw-araw. Bakit ko hindi ako pumirma? Una, for delicadeza. Magsosyog ako sa GMA habang ako naman po ay nagpaplano sa isang istasyon na kalaban ng GMA. Hindi yung tama yun. Sa sobrang baito ng mga tiga GMA, sa sobrang baito ng pinakita nila sa akin, hindi ko magagawa yun, napatay ko rin sila. Isipin nyo, for delicadeza at respeto ko kay Mr. Dawson, sa lahat dito, nagsosyal ako araw-araw dito. Pero after ko, nag-meeting ako sa kanilang channel. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya ako, kahit ang bigat sa loob ko, isang pa ako naka-throward, isang pa ako, hindi ko maigalaw dahil ang bigat. Napamahal na ho sa akin ang mga tao dito, wala akong naging problema dito for 6 years, 8 months. Yan. So, yan ho ang katotohanan yan. At eto ho nangyari, after ho nang mag-usap kami ni Sir Tobillar, umalis na pa-picture kami. Sabi ko sa kanya, pwede ko pa itong i-post? Well, sabi niya, sige. He knows who you. Hindi dahil nag-uusap kami about the show. It's about friendship. Yung pinagdaanan namin yung nagkakampanya, kung sa akin nilang ganyan, tumatakbo siya. Yun mo. Siya ho nagbigay sa akin ho, ng ano, wheel tower. Akin yung lupa, siya ho nagtayo. Yun ang regalo niya sa akin, kasama ko siya. Nung down na down din kami. Na ang daming bawal, tumatakbo kami bilang presidente. Okay. February 2 po yan. Ang ginawa ko po, so hindi ako makatulog. February 3 po, tumawagan ako ni si Joey Araker. It's about something. And then, tinanong niya ako, oh, nasa na yung kontrata? Pumirma ka na, pirmahan mo na. And I was so emotional, and so meeting kami, naluha at naiyak ako. Sabi ko, Joey, so Joey, hindi na ako makakapirma ng kontrata. Nagulat siya. Bakit? Anong nangyari? Hindi. Wala naman tayong problema. Bakit? Nilibat ka? Ikaw hindi. For delicadeza, hindi ko ang gawin pumirma. At the same time, nasosyal ako sa GMA. Nagpapabaho ko sa ibang channel. Hindi ko gagawin sa inyo. And after that, nagmeeting yata sila ng Mr. Dawson, FLG. Sumulat po ako ng nabukasan. At ito po ang sulat ko kay FLG sa aming chairman at siya po'y pumayag na basahin ko po.